Ginugunita po ngayon ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kabilang sa mga dumaloryan na mga veterano at mga bubalangkas ng 1987 Constitution. Mula sa EDSA Shrine, nakatutok live, Sandra Aguilar. Sandra? Yes, Ivan, narito nga ako sa harapan ng EDSA Shrine at dito po ay patuloy ang pagprograma ng iba't ibang mga grupo at isa lamang po ito sa ilang events na naganap paugnay sa anibersaryo ng People Power. Pero Ivan, dalawa yung pangunahing panawagan nila, no? At iyan ay ang ipaglaban ang diwa ng EDSA at tutulan ang charter change. Mabuhay ang Pilipinas! Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang paggunita sa 38th anniversary ng People Power Revolution sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ilan sa nag-alay ng bulaklak sa People Power Monument ang Spirit of EDSA Foundation, Bantayog ng Mga Bayani Foundation, Human Rights Violations Victims Memorial Commission, August 21 Movement at Chino Rosas Foundation. Sa mga commemorative events po kasi talaga, hindi natin ina-expect na maraming tao. At ang mahalaga po dito ay hindi tayo nakakalimot, especially yung naging pakinabang ng bayan after 1986. Inalala sa pagtitipon ang pagsasama-sama ng mga Pilipino sa mapayapang revolusyong nagpatansik kay Noy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dala pa nga ng lalaking ito ang isang lumang dyaryo na nag-aanunsyo ng pag-alis sa bansa ni Marcos Sr. Kasi ang ipinaglaban namin ay para sa bayan. Ang ipinaglaban namin ng matagal na ang titingin namin, ipinanalo namin ng People Power ay yung pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Tiniyak daw na lalahok ang kabataan para hindi malimutan ang diwa ng People Power. Values like truth, values like democracy, values like justice. And I think a lot of young people, they are actually already invested in these values. Dapat hindi ito binubura sa ating history at syempre kailangan binubuhay natin ang diwa ng EDSA. Sa makasaysayang kalayaan hall ng Club Filipino sa San Juan City, kung saan nanumpang Pangulo si Corazon Aquino noong February 25, 1986, nagtipon ang buhay ng EDSA Campaign Network. Dumalo ang mga bubalangkas ng 1987 Constitution. Naroon din ang ilang veterano ng People Power. Anak ni President Cory na si Viel Aquino D. at si Liberal Party Spokesperson Attorney Laila De Lima. Nakadilaw na damit naman ang mga grupo ng biker at jogger sa EDSA Freedom Ride sa Makati City. Naroon si dating Senador Inesa Gisag at Francis Aquino D., apo ni na Cory at Ninoy Aquino. Nung Chinese New Year, yun din, di ba? Parang Sabado siya, ginawa pa rin holiday. Yung Friday pa, ginawang holiday din, di ba? So bakit yung EDSA hindi? So naninindigan na lang kami na kahit anong ano yung pasya ng Malacanang, ang grupo na ito, tsaka marami pang ibang grupo, naninindigan pa rin na kailangang gunitain yung EDSA. Dati nang sinabi ng Malacanang na nire-respeto nila ang paggunita sa People Power Revolution, pero hindi na nila ito idineklarang holiday dahil Linggo naman daw ito. Ivan, nagpapatuloy yung pagtitipo dito sa harapan ng EDSA Shrine. Medyo ang kanila po okupado ay yung ilalim ng flyover sa harapan ng simbahan at umaabot doon sa harapan ng mall dito sa EDSA Shrine. At dito naman po, makikita nyo sa aking gawing kanan, kita naman yung lagay ng trapiko, no? Yan po yung flyover papunta sa north. At makikita nyo, tuloy naman ang daloy ng trapiko. Gayun din, yung papunta naman po sa direksyon ng south, Ivan, ay tuloy din naman ang daloy ng trapiko bagamat meron pong bahagyang pagbagal. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa EDSA Shrine. Ivan? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.